Napakalaki ng naitutulong ng pagkakaroon ng dam sa isang lugar. Pero alam nyo ba na ang mga dam na ito na dapat sana'y tutulong upang maiwasan ang sakuna ay maaari rin palang magdala ng katakot-takot na trahedya. Sa kabila ng iba yung mga pag-iingat at pagsisikap na mapanatiling ligtas ang paggawa ng mga dam sa pamamagitan ng improved engineering knowledge at mas pinag-iba yung construction quality, ay hindi maiwasang makapagtala pa rin ng iilang hindi inaasahang sakuna dulot ng pagtatayo ng mga dams. Sabay-sabay nating alamin ang 5 sa mga katakot-takot na dam failure na nangyari sa mundo. St. Francis Dam, taong 1928 ng 12 ng Marso, nangyari ang isa sa pinakamalalang engineering disaster na nangyari sa loob ng 20th century nang walang babala. Ang St. Francis Dam na matatagpuan sa 64 na kilometro sa hilagang kanluran ng Los Angeles, California ay hindi inaasahang pumalpak. Dahil sa nangyaring failure ng naturang dam, 43 million cubic meter ng tubig ang nailuwa nito na sumalanta sa San Francisquito Canyon na nagresulta ng malagim na pagkamatay ng mahigit 400 katao. Hindi natukoy ang totoong dahilan kung bakit bumigay ang naturang dam. Pero ayon sa mga teorya, may mga nangyaring sabotahe sa paggawa ng naturang dam. Kalaunan, natuklasan na isa sa naging malaking dahilan ng pagbagsak nito ay ang heolohiya ng lugar kung saan ito itinayo. Ang naturang site umano ay hindi naaangkop upang paglagyan ng concrete gravity dam. Ang 2 canyon walls, paiba-iba at hindi naaayong properties ng mga bato at mahinang pundasyon ng mga bato ay talaga namang hindi naaayon para pagtayuan ng isang dambuhalang dam. Maliban dito, ay nagkaroon na rin umano ng mga kakulangang essential dam safety features kung kaya ito pumalpak. Sinimula ng paggawa ng naturang dam noong 1924 na natapos naman taong 1926. Gayunpaman, hindi naman ito nagtagal sapagkat matapos ang 2 taon ay nasira na ito kaagad. Malpasset Dam. Ang pagkasira ng Malpasset Dam ay tinaguri ang unang pagbagsak na nangyari sa isang arc dam. Kabigla-bigla ang nangyari na dam failure dahil hindi man lang ito nakitaan ng mga palatandaan na maaari pala itong bumigay anumang oras. Nang mangyari ang naturang trahedya, ang level ng tubig ay nasa 0.3 meter below spillway elevation lamang. Sa kasamaang palad, biglang bumuhos ang malakas na pag-ulan na siyang dahilan ng pag-angat ng tubig hanggang 4 meters sa loob lamang ng 3 araw. Napagdesisyon na noon na buksan ang ibabang outlet ng dam. Layunin ito na maglabas ng kontroladong volume ng tubig na sinisigurong hindi ito magiging dahilan ng pagkasira ng mga daan at mga tulay na under construction sa ibaba ng dam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kabila ng iba yung pagbabantay, bumigay ang naturang dam. Ang lungsod ng Frejus na nasa 7 kilometro ang layo mula sa paanan ng dam ang siyang humarap sa pananalasa nito. Mahigit 300 katao ang namatay. Ang mga tipak ng mga simento mula sa nasirang dam ay nagkalat naman sa hanggang 1.5 kilometro sa paanan ng dam. Vaillant Dam. Noong October 9, 1963, ang Vaillant Dam na matatagpuan sa Italy sa kasamaang palad ay bumagsak nang dahil sa pagdalisdis ng mga bato. Nagresulta ito ng kalunos-lunos na pinsala sa 5 mga nayon na ikinamatay naman ng mahigit 2,000 katao.
nakitaan na ng mga posibilidad ng mga pagguho sa naturang lokasyon ng dam, kung kaya nagkaroon dito ng monitoring program taong 1960. Maaari umano itong maiwasan sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga water level sa reservoir. Naging epektibo ang obserbasyong ito sa loob ng iilang taon. Ngunit, hindi nila napaghandaan kung kailan maaaring bumigay ang naturang dam kahit paman may mga monitoring ng isinasagawa. Nang mangyari ang naturang failure, umabot sa 66% full ang dam na nasa 115 million cubic meter ang tubig nito. Ang napakawalang tubig ay napunta sa sapa na naging dahilan ng pagtaas ng level nito hanggang 245 meter above crest level. Lower San Fernando Dam. Noong 1971, ikasyam ng Pebrero nang tumama ang isang katakot-takot na pagyanig sa San Fernando. May lakas itong 6.6 magnitude na naging sanhi naman ng pagkasira ng dam. Dahil sa pangambang hatid ng naturang pangyayari, ay agad na lumikas ang mahigit 80,000 katao. At tulad nga ng inaasahan, nagkaroon ng mga aftershocks na naging sanhi ng pag-overflow ng dam at umabot sa 275 million cubic meter ang iniluwa ng dam na umagos sa ibabang bahagi ng naturang lugar. Kahit pa man nagsilikas na ang mga tao bago pa man ito nangyari, ay nakapagtala pa rin ang trahedya na ito ng mahigit 300 katao na namatay. Idinisenyo ang naturang dam na maaaring paglagyan ng hanggang 25 million cubic meter lamang. Ngunit dahil sa mga hindi inaasahang sakuna, ay nakapagpaminsala ito ng maraming ari-arian at buhay. Teton Dam. Ang Teton Dam ay isang earth dam na ginawa noong 1972 hanggang 1975. Nangyari ang di malilimutang dam failure taong 1976, nang sa unang pagkakataon ay napuno ito ng tubig. Ang pagbaha na naging resulta nito ay kumitil ng 14 na mga buhay, kinasalanta ng mga ari-ari ang may halagang umabot sa mahigit $400 million. Ang pagkawasak ng dam at resulta ng pagkasira na ito ay naminsala sa lugar ng hanggang 2 araw na pinalala dahil sa pagdami ng mga seepage. Ang malakas na mga pag-agos at tuloy-tuloy na erosion ng tunnel crown ay nagbunga ng tuluyang pagguho ng naturang dam. Naging aral para sa mga eksperto ang nangyaring trahedya sa dam na ito na nangangailangan talagang magkaroon ng mga protective filters upang maiwasan ang di makontrol na mga pag-agos at pagguho. Ang mga nakakapangilabot na pangyayaring ito ay patunay lamang na hindi talaga masusukat ng kaalaman at talino ng tao ang pagpapanatili ng kaligtasan para sa lahat. Naranasan mo na ba ang hagupit ng iilang dam failures dito sa bansa? Para sa'yo, safe ba ang pagtatayo ng mga ito? I-comment mo naman below. Maraming salamat at God bless!